Dahil sa isang tip, nalaman ng mga otoridad ang posibleng kinaroroonan ng suspect sa pangahalay sa isang minor de edad sa Rizal. Pinlano ng mga pulis ang entrapment operation. Nagpanggap ang isang asset na bibili ng lupa na pagmamay-ari ni na Rodrigo sa Rizal. Yun lang? Negative! Walang Rodrigong lumitaw sa kanilang bahay sa Rizal. Pero maya-maya pa, isang video call ang natanggap ng asset. Nang sagutin niya ito, kumpirmado ang suspect na si Rodrigo ang nasa kabilang linya. Tingin daw ng bahay mo, di ba yung palaging tinatanong sa akin? Oo. Sige. Oo. Eh, so magkano ba, anak? Kagasan pa kayo? Sa ano po, kainta lang po. Mahirap po, kainta yan eh, sa kainta. Sa may ano lang po, sa Broadway po. Ah, sa may tulay. Oo, malayo yan. Ba't kayo nakapunta dyan? Nasabi lang po sa amin nung ano na nagbinebenta daw po dito. Hindi man nagpakita, hindi tumigil ang mga otoridad sa pagtugis sa kanya. Hanggang sa isa pang tip ang nakuha nila na posibleng nasa Marikina City si Rodrigo. Sinuyot ng CIDG, DSOU at Recibo ang dalawang barangay sa Marikina City. Ang titignan natin yung bahay na sinin ko dyan sa messenger natin. Tingnan-tingnan nyo, kung meron kayong sospecha na yun, tao kayo agad, o ano, pinto kayo para tignan yung mapaigi. Ano? Kasi medyo dito na yun eh. Makalipas ang ilang oras na pag-ikot, wala pa rin ang inahanap na suspect. Pero sa tulong ng social media, natunto ng address ng live-in partner ni Rodrigo. Dito na lumitaw ang posibleng kinaroroonan ng matanda. Ang lokasyon, Makati City. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang grupo. Maghiwalay ulit tayo, umikot kayo. Ito sir, pati itong ano, ito yan. Nilooban dito yun. Sir, ito yan sir. Pare, sa loob may lapitan mo na agad yun. Kaya yun sa loob, positive, dami, ipito, paupahan, tara-tara lahat. Yamate. For real na talaga, nasa loob ng bahay ang mailap na suspect. Ang pulis po kami, hindi naman po siguro. Nag-CIDG po kami. Huwag na po tayong gagawa ng hindi maganda. Hindi ako nakatayo eh. Apo, ang suspect, natuklas ang na-stroke noong nakaraang taon. Apo, alam mo naman siguro na din kaso niya. Mm-hmm. Nandito po kami upang arestuin po kayo sa visa ng warrant of arrest na ibinaba ng Family Court, Fourth Judicial Region, Branch 18, Cainta, Rizal po. Sa kasong rape under Article 266 in relation to Article 266B, the Revised Penal Code. Mm-hmm. Kayo po ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang inyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa inyo sa anumang hukuman dito sa atin. Ayon sa suspect na si Rodrigo, fake news daw ang krimeng ibinabato sa kanya. Hindi po totoo yun. Matay na ako at saka alam ng Diyos, hindi ako talaga nang... Nagpiyasa nga ako tapos nung hearing ko ng February, hiningan ako ng 200,000 damage per visual. Eh, wala akong ibayad. Patunayan naman talagang hindi ako nang rape. Alam niyo po bang meron na po kayong warrant po doon? Opo. Sabi sa akin niya, may warrant daw ako pag hindi ako matin. Eh, hindi na ako makatin. Wala akong pambayad sa korte. Na 200,000 piso para sa kanya yun. Kung ano man, patawarin na ako. Wala akong ginagawang masama. Para magpagaling na lang ako dito. At saka inin ko yung gamot ko, iniinom ko eh. Mahal ang gamot ko eh. Pag naubos yan, wala nang bibili yung gamot sa akin. Tsaka pag humiga ako sa ganyan simento, iba pa karamdam ko. Nanginginig yung katawan ko. Pineperahan lang daw siya ni Beth, kaya siya sinampakan ng kaso. Hanggang sa nagkasakit ako, pinakulong niya ako. Hanggang sa hindi na ako matinang hearing kasi nga 200,000. Sabi niya, damage per visual ako. Mari naman itong itinanggi ni Beth. Wala akong hinihinging pera sa kanya. Alam ko wala siyang pera. Anong hihingin ko sa kanya? At kung ako man hihingi, hindi 200,000 lang. Yung akusado na to, kung saan-saan kasi nagtaguto eh, gawa ng inilabas na warrant of arrest ng Branch 80 ng Cainta, Rizal sa kasong rape, object rape, at assault. Sa tulong na rin ng e-warrant system ng PNP, madali nating nakita yung address ng kinakasama nito o yung live-in partner nito. At nang binuksan din natin yung e-rogue, doon natin nalaman na meron pa pala siyang kaso na acts of lasciviousness. Wala naman pong kriminal o gumagawa ng karumaldumal na kasalanan na aamin siya. Walang magnanakaw o walang mamamatay tao na aamin na ganun ang kanyang ginagawa.
sa pagkakadakip sa suspect, makakapag-move on na raw ang pamilya ni Karina at umaasang mabilis na gugulong ang hustisya para sa kanya. Mabuti sa kanya yun. Tama sa kanya yun. At gusto ko, habang buhay na siyang magdusa sa kulungan, ama siyang makulong ng habang buhay kung habang buhay. Pagdusahan niya, ginawa niya yun eh. Kasalanan niya, panagutan niya. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.